May mga anggulo na pong sinusundan ang pulisya sa pagsabog ng improvised explosive device sa gilid ng isang simbahan sa Coronadal City. Kahapon, ginulantang ng malakas na pagsabog ang mga dumalo sa isang binyag roon. Tatlo ang sugatan. Isa pang papasabog ang natagpuan sa kanto ng General Santos Drive at Osmeña Street. Na-detonate naman ito ng mga otoridad. Ayon sa PNP, may mga grupo na silang tinitignan na posibleng nasa likod ng insidente. Sa mga sandali ito, mga kapuso, makapili po natin sa pamamagitan ng telepono ang tagapagsalita ng Philippine National Police, si Chief Superintendent John Bulalacao. General Bulalacao, magandang hapon. Welcome sa QRT, sir. Magandang hapon, Emil. Magandang hapon sa acting mga taga-pakinig at saka nanonood. General, unang-una, kakamustahin po namin ang sitwasyon sa Coronadal matapos po yung sinasabing explosion doon, sir. So far, bumalik naman sa normal situation doon sa lugar. At patuloy ang pagsagawa ng investigasyon ng mga kinauukulan. At patuloy naman ang pangalap ng ebidensya laban doon sa mga nagsagawa nito. Kamusta po, General, yung mga apektado po nitong pagsabog na ito, sir? Actually, yung mga hindi naman masyadong naging mabigat yung naging epekto sa pagsabog doon sa flower shop malapit sa cathedral. At in fact, dalawa lang naman ang nasugatan doon at less serious yung mga injuries na sustain nila. At ito naman ay patuloy na binabantayan ng ating PNP kung ano pa ang mga mangyayari dito sa lugar na ito. Bagamat patuloy yung ating Yes, General, go ahead please. Yes, bagamat patuloy ang ating investigasyon, meron na kaming mga tinututukang mga angulo dito at still being tinututukan yung mga motibo at saka angulo dito sa aming investigasyon. And, General, ano po ang lumalabas na motibo dito sa pagpapasabog? Kasama po ba sa tinitignan nyo angulo yung terorismo, sir? Yes, kasama na yon sa mga tinututukan ng ating mga investigador at kaya nga patuloy namin pinakikiusapan ng ating mga kababayan na kung pwedeng maging kalmado lamang sila at maging proactive, maging observant sila sa mga maaaring mangyari pa doon sa lugar dahil inaasahan natin na dahil hindi naman masyadong mabigat ang naging impact ng unang pagsabog at yung dalawang mga iba pang IEDs na itinanim doon sa lugar ay na detonate o na neutralize ng ating mga explosives technician, maaring magpatuloy sa kanilang effort itong mga pinag-iinalaang mga suspects natin dito sa explosion incident na ito. Pero the PNP is always on top of the situation. Gusto kong sabihin sa ating mga kababayan na huwag silang mag-alala at patuloy ang effort ng PNP upang ma-identify itong mga maaaring gumawa nito. At ito ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang investigation na isinasagawa ng mga pulis dito sa lugar na ito, sa South Cotabato. Sandali nating iwan, General, ang kaso ng pagpapasabog na yan sa Coronadal. Dumako po tayo dito sa kaso naman ng pagpaslang kay Father Mark Ventura sa Gataran, Cagayan. May lead na po bang sinusundan ng PNP, particular yung task force na binuo para po imbestigahan ang kaso ito, sir? Unang-una, ang PNP ay we abhor. I mean, kami ay nalulungkot sa mga pangyayari at nakikiramay kami doon sa mga taga Cagayan tungkol dito sa pagkamatay ng ating pari na si Father Ventura. At kagaya ng nabanggit mo kanina, ang PNP Provincial Command sa Cagayan ay nagtayo na or nag-organize na ng special task force para mag-imbestiga dito at may mga leads naman na sila. At saka meron silang mga motives na tinututukan sa kasong ito. Pansamantala,
dahil hindi pa wala pang kumpletong detalye sila tungkol sa insidente, ay nais ko lamang sabihin sa ating mga kababayan na ang ating pulis doon sa Cagayan ay patuloy ang pag-iimbestiga dito sa pagpatay kay Father Ventura. General, sa impormasyong nakarating sa PNP National Headquarters, dyan po sa Campo Crame, ano po ang profile nitong si Father Mark? According to the latest report, si Father Mike ay isa sa mga advocates laban sa anti-mining. I mean, laban sa mining doon sa lugar nila. Kaya isa ito sa mga tinututukang anggulo ng ating mga investigador. Bagamat hindi lamang ito, maaaring mayroon pang mga ibang anggulo na dapat tutukan. Patuloy pa rin ang ating pag-iimbestiga para ma-solusyonan itong problema ito. At kami naman sa PNP ay nangangalap pa ng mga informasyon at sisiguruhin namin na magkakaroon ng hustisya itong pagkamatay ni Father Ventura. General, meron ba tayong nakuwang CCTV video doon sa area o di kaya mga testigo na posibleng magbigay sa inyo ng impormasyon para malinawan po yung inyong investigasyon, General Sir? Yeah, bagamat wala pa akong kumpletong detalye ng resulta ng isinasagawang investigasyon, isa ito sa mga yung pangalap ng mga ebidensya at pagkuha ng mga CCTVs doon sa lugar kung meron man ay isa sa mga dapat kuhanin ng ating mga investigador. At we encourage our kababayan in Cagayan to help the police in its investigation para masolusyonan natin itong kasong ito. Samantalahin na rin namin, General Bulalakaw, kamusta po naman yung pagkalap ninyo ng impormasyon kaugnay naman doon sa dalawang pulis na sinasabing dinukot daw sa Patikol Sulu, General Sir? Yes, patuloy ang aming pangalap ng ebidensya laban dito sa sinasabing pagdukot ng dalawang babaeng pulis ng Tumbuangka at dito sa Patikul Sulu. In fact, ating regional Chief PNP ay nakipag-usap na sa regional director ng Region 9 upang masiguro niya na ma-recover kaagad natin itong mga biktima. At hindi kami titigil hanggat hindi namin nare-rescue itong kasama natin sa PNP. Malinaw na ba, General Bulalakaw, sir, kung anong grupo ang nasa likod ng kidnapping abduction na ito, sir? Kung grupo ang pinag-uusapan, kasama ito sa investigasyon, ayaw naman namin na basta na lang magbigay ng pangalan, ayun pala eh, hindi naman. So antayin na lang natin kung ano man ang magiging resulta ng investigation ng Regional Police Office 9. General, bilang panghuli sa ating paksa ngayong hapon, kakamustahin po namin ang preparasyon ng Philippine National Police kaugnay po sa isasagawang kaliwat-kanang kilos protesta bukas, araw ng paggawa. General Sir. Yeah, alam mo naman, ang itong mga kagaya nitong protesta tuwing Mayo 1 ay taon-taon na inaasahan natin. At ang Philippine National Police naman ay meron ng template kung paano natin mapapanatili ang kaayusan at katahimikan tuwing Mayo 1. In fact, last week, ang ating pamunuan sa Philippine National Police ay nag-issue na ng operational guidelines for the Labor Day celebration. At ito naman ay nagsasabi kung sino, ano ang dapat gawin ng mga kasamahan natin sa PNP para masigurong matahimik at maayos sa mga lugar na pinagdadausan ng selebrasyon ng Araw ng Paggawa. Saan dito ang detalye kung paano at sino ang dapat gumanap sa bawat tungkulin upang maayos ang selebrasyon. Baka puso ang tagapagsalita ng Philippine National Police, si Police Chief Superintendent John Bulalakaw. General Bulalakaw, maraming salamat. Magandang hapon po. Maraming salamat, Emil.